Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to, pag-usapan natin ang isa na namang review. Ng, actually, hindi ito bago lang na online lending app sa Play Store. Medyo nakailang buwan na rin po ito. At sa katunayan nga, umabot na po ng more than 100,000 ang kaniyang total number of downloads. And then sa kasalukuyan din po ay nagkaroon sila ng 4.2 star na ratings and reviews sa Play Store out of 2,780 something na number of reviews. So isa ito sa mga ano ni-request din na gawa natin ng review. Actually, nag-attempt na kaming gagawa ng review nito, kaso lang nung mga nakaraang buwan ay bigla itong nawala sa Play Store. So ngayon bumalik na po si walang iba, si 24H Peso. Si 24H Peso ay re-reviewin natin base po sa tatlong factors na ginagamit natin sa pag-review ng mga online lending app. So, ang factor number 1, si 24H Peso ba ay register sa Securities and Exchange Commission? Number 2 factors, siya ba ay loan shark o hindi? Number 3, si 24H Peso ba ay violators din ng data privacy? Si 24H Peso ay under po kay Wikash Finance Incorporated. O, yan po yung mother company nila na ang rehistrado po sa Securities and Exchange Commission. So sa factors number 1, si 24H Peso po ay rehistrado ni SEC. So kung ating titingnan po sa website ng sec.gov.ph, ang official website ng Securities and Exchange Commission, under po sa listahan ng mga financing companies, makikita po natin si Wikash Finance Incorporated doing business under the name and style of 24H Peso Finance, na formerly known as Sunnyway Finance Incorporated. So yung si Wikash Finance Incorporated ay dating Sunnyway Finance Incorporated na nag-grant po yung kanilang registration sa Securities and Exchange Commission noong ano pa po, noong 2019. So 2019, 2020, 21, 22. So 3 years na po sila na nag-operate. Nag-grant po noong March 6, 2019. At may Certificate of Authority number po sila na 1202. Registration number naman ay CS20190359. Pero hindi ibig sabihin na rehistrado sila sa SEC ay masasabi na natin or we can conclude na 100% legal ang ginagawa ng 24H Peso. So sa factor number 1 pa lang siya check ngayon. So titingnan pa natin yung natira, yung dalawang factors, yung factor number 2 at saka factor number 3. Si 24H Peso naman ay nilagay talaga niya din dito. At yun ang pambungad ng kaniyang app description, yung kanilang registration nga sa Securities and Exchange Commission. So, para agad makikita ng mga nagbabalak na umutang, so pag-check ng about this app, makikita mo yun talaga ang unang bubungad. Kabaliktaran naman ito sa previous na ni-review natin. I think mga nakatatlo tayong reviews before nito na ang kanilang details about sa Securities and Exchange Commission registration nila ay nandoon naman sa pinakababa, doon sa pinaka-bottom ng kanilang description. Hindi agad makikita. Pero itong si 24H Peso, talagang ano, pagbukas mo pa lang, kitang-kita mo na. So agad mo agad sigurong papasok sa isip mo, ito rehistrado sa SEC. So baka pwede itong ano, pwede itong mahiraman. Pero again, hindi po 'yon ang basihan natin, na porket rehistrado sa SEC or sa Securities and Exchange Commission ay wala na. Legal na agad sila.
Dahil mayroon pa tayong dalawang factors na tinitingnan. Dapat yung tatlong factors na yon, check lahat yon bago natin ma-recommenda yung isang online lending app. So dito sa kaniyang description, wala namang bago dito. Halos pareho lang din sa ibang mga online lending app na mostly ay mga misleading ang binigay nila or ang nilagay nila. O, lalo na sa mga umaasa na matatagal or matagal ang repayment period. O, nakalagay dito ang loan period nila ay 91 to 121 days, which is hindi po totoo yan. And then yung interest naman nila mababa, pero maalam naman natin yan. So punta tayo sa factor number 2 para malalaman natin kung ano bang way of computation at kung ano ba tong si 24HP sa pagdating sa factor number 2, yung pagiging isang loan shark ng isang online lending app. So si 24HP so ba ay loan shark or hindi? Napag-alaman namin na si 24HP so ay isa din sa mga loan shark na online lending app. Yes, loan shark po si 24HP at sa katunayan, marami po ang nagreklamo tungkol po sa kanila dahil nga sa sobrang laki din ng kanilang service fee or processing fees, plus mayroon pang interest na malaki din. So, kung isuma total mo yung processing fee at saka yung interest, nako, sobrang laki. Mas malaki pa sa matatanggap mong amount. Mas malaki pa sa matatanggap mong amount yung babayaran mong processing fee at interest. So kung na-picture out nyo po, ganito yan. Sa mga loan shark na mga online lending app, halimbawa ay approve kayo sa 5,000. Ang matatanggap nyo lang po ay nasa siguro kulang-kulang 3,000. Kulang-kulang 3,000. So nasa 2,000 po ang mawawala na i-charge po nila sa service fee or processing fees. So yun po yung yun po yung masaklap doon dahil hindi mo makukuha ng buo yung hinihiram mo. Tapos bukod sa service fee at processing fees, nagpapatong pa sila ng interest ng around nasa 1,500. So sa 5,000 na utang mo, okay lang sana kung 5,000 lang din ang babayaran mo. Kasi nga, sa palagay mo, tama na yung processing fees na halos 2,000. Pero hindi, magpapatong pa sila ng 1,000 to 1,500. So, ang hahabulin mo ngayon, nasa 3,500 ang hahabulin mo. Tapos, yung matatanggap mo lang ay nasa 3,000 lang. So, mas malaki pa yung kikitain nila sa iyo sa amount na mapupunta sa kanila doon sa pera na napakinabangan mo. Doon nagkakaproblema ang karamihan sa mga loan shark din na mga online lending app. Dahil kapag namalayan or nagising sa katotohanan yung umutang, na ganun pala, marami kasing umutang na hindi nag-iisip eh. Basta-basta na lang very excited na matatanggap yung pera na inutang. Tapos doon na nagkakaproblema sa oras na ng bayaran. Doon pa na na-realize na, uy, ang laki pala ng kikitain nila sa akin. Tapos nahihirapan ng maghanap ng pambayad. Nagising sa katotohanan. So saka pa kikilos. Dumating na sa point na wala na, huli na. So magkakaproblema na, mayroon ng panghaharas, mayroon ng hindi magandang mangyayari. Hindi na makakatulog, hindi na mapapakali. So, yan po yung problema kapag ang isang online lending app na inutangan nyo po ay loan shark. So, dito po kay 24HP sa factors number 2, expose si 24HP dahil loan shark po siya. Punta tayo sa factor number 3, si 24HP ba ay violators ng data privacy? Base din po sa mga feedback at mga reviews na binigay po sa amin,
Si 24S Peso ay gumagamit ng third-party collectors. Kapag kayo po ay hindi nakapagbayad na late or na mayroon po kayong past due, ipo-forward po ni 24S Peso ang inyong account sa third-party collectors. Mayroon po silang mga lending agency na ginagamit. At alam naman natin kapag mayroong third-party collectors ang na-involved sa paniningil, nako, asahan nyo na ang hindi magandang mangyayari. Dahil yung mga third-party collectors, walang ibang gagawin yun kundi maningil lang. Maningil sa kahit anong paraan. Sa mabuti man o sa masama. So, kung hindi talaga madala sa mga text, yun na, text blast, pamamahiya, panghaharas, at tatakutin kayo. Isa sa mga gagamitin nila at usong-uso nilang or normal nila nilang ginagawa, yung tatawagan ka any time of the day. Iba't ibang number. Hindi ka makakatulog ng maayos kasi kahit hating gabi, tumatawag. Madaling araw, tumatawag at nagtitext. Tapos, magtitext ba sa lahat ng mga contacts mo? Makakatanggap ng text na hindi maganda ang iyong mga contacts. Nakalagay doon na ikaw ay ginamit mo sila as co-maker na hindi nagpaalam. So, magmukha kang masama sa iyong mga contacts. Siyempre, mga contacts mo, kakilala mo yon. Mabilang lang siguro sa kamay ang hindi mo kakilala na nalagay sa iyong contact list or sa iyong phone book. So, kilalang kilala ka nila. So, ang gagawin ng mga kakilala mo, mag-text yan sila sa iyo. At sasabihin nila, bakit mo kami ginawang co-maker na hindi ka man lang nagpaalam. Pero yung mga aware na po sa mga online lending app, nako, dinededman nila yan. Pero yung mga hindi pa po aware, ang dami pa po kasing hindi po alam kung ano yung mga online lending app. So, yun yung mga naniniwala. So, yun yung makukuha ang loob ng mga OLA collectors. Bukod doon, kapag hindi pa rin, wala pa rin, dinededman mo pa rin sila, doon na naman sa social media. Lahat ng mga kaibigan mo, minsan gagawa sila ng GC sa Messenger at ipapasok ka doon kasama yung mga friends mo at ipapahiya ka. So, yun yung mga pananakot. Kapag hindi pa rin, nako, doon na lalabas yung ibang way na naman nila. Mag-o-order daw sila sa Shopee, mag-o-order daw sila sa Lazada, ipapadala sa iyo at bulk po yun. Ang dami-daming order. Which is, hindi ko alam. Kasi yung Lazada at Shopee, mayroon namang limit. So, hindi naman pwede nga kung dummy account ka lang tapos o-order ka ng halos 50,000 ay i-grant pa rin ng system nila. So, hindi talaga gagamitin mo yung totoong pangalan. Oo. So, gagawa sila ng dummy pero pag dummy account, hindi po yan mag-post-through. Then, ang pinakamasaklap na gagawin nila yung magpapadala ng mga taga-punerarya, which is nangyari po yan. Mayroon pong subscribers natin dito na pinadalhan ng taga-punerarya. Malamang, yung collectors na yon mayroong kaibigang taga-punerarya at malapit lang sa lugar ninyo. So, mag-ingat. So, yan po yung mangyayari. So, dito sa 24 Peso, sa factor number 3, X din po si 24 Peso dahil gumagamit sila ng third-party collectors. So, to summarize our review, si 24 Peso ay nakakuha ng check sa factor number 1, X sa factor number 2, X sa factor number 3. In short, yung 24 Peso ay hindi po namin rekomendado para inyo pong utangan or sandalan ng inyong pangangailangan sa pera. Dahil hindi po maganda ang mangyayari sa inyo kapag kayo po ay umutang dito at hindi kayo nakapagbayad. Okay lang kung mababayaran nyo. So, kung gusto nyo pong umutang, i-evaluate nyo muna at pag-isipan nyo pong mabuti, think many times, tapos saka kayo mag-decide kung uutang ba kayo or hindi. Dahil, hindi po tulong ang hatid ng mga online lending app, kundi problema talaga. Malaking problema kapag hindi nyo po kayang panagutan yung pangako nyo pong kailangan nyong bayaran within the specific time na binigay po nila, 7 days or 14 days. So kapag lumagpas kayo dyan, problema talaga. So, mag-ingat po tayo.
Again, kami po dito sa usapang loan at online lending, hindi po namin rekomendado si 24H Peso. Mag-ingat, mag-ingat sa mga online lending app na naglipa na ngayon sa Play Store. Walang ibang hangad kundi pagpipirahan kayo. Isang uri ng legal scam ang ginagawa ng mga online lending app. Oo, kasi nasasabi nating legal scam dahil nagparehistro sila sa Securities and Exchange Commission para lang higupin lahat kung anong mayroon kayo kapag kayo po ay napasok na talaga sa mga online lending app. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, please subscribe and don't forget to hit the notification bell. At shoutout po sa ating mga viewers, sa aking mga members, maraming salamat po sa inyo and more blessings. Sa aking mga subscribers, maraming salamat. Sa mga viewers ko na hindi pa nag-subscribe, please subscribe our YouTube channel para masundan niyo po ang aming mga reviews ng iba't ibang online lending app. Maraming salamat. See you in our next review. Paalam.